good morning. Ito yung materials natin. I-force bloom naman natin ito. Tatanggalin muna natin ang bulaklak. Ang pag-force bloom natin, gamitan natin siya ng rice washing o yung kinilis ng bigas natin. Tatlong kulay ito. May blueberry at saka may brisa red at isang Hawaiian white. Okay? Tatanggalan natin ang bulaklak, mga kabugis. Yung ating materials. Kasi medyo kuha na siya. Medyo matagal na siya na bulaklak. Nanta na yung bulaklak niya. Tapos i-force bloom natin. I-pruning natin. Ang gagamitin natin dito, rice washing. Kaya para makita nyo din yung ano ang epekto. Okay? Parang nahuhulog na siya, mga kabugis. Parang tumayad na doon sa lupa yung kanyang mga kabugis, yung kanyang sanga. So, sobrang kapal kasi mother plant natin to, mga kabugis. Kaya pinapabayaan na natin to. Yung mga viewers natin sa ating YouTube channel na nagtanong yung white na sobrang ganda, ito yun, Hawaiian white. Okay, please subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga new videos, and share din para mapanood ng ibang mga bugis lover, and comment down below kung meron kayong mga katanungan. I will try to answer it, mga kabugis, para mag-guide din kayo kung paano mag-alagat ng mga bugis-bugis. Kita ko kayo sa inyo kung paano kakapal ang bulaklak nito gamit yung rice washing natin. Kailangan punin natin ng konti para pakita natin sa inyo kung kaano talaga kakapal yung bulaklak nito na gamit yung rice washing. Kasi yung ating bougainvillea, condition na condition to. Kahit hindi kayo masyadong nabilad sa araw, natatabunan kasi doon sa atin sa likuran nilagay. Pero condition siya. Makikita nyo naman yung condition ng dahon niya. Tsaka yung kuha niya. Ganda ng ating bulaklak. Ganda. Yan, nakabugis, rice washing natin yan. Yan ang ating ibidilig dito sa ating plant twice a week. Kasi ito, ang rice washing kasi mas magiging healthy yung plant nyo. Bibilis ang tubo niya. At saka magiging mas stronger siya kasi dahil sa makukuha niya dito sa ating rice washing. Makatulong din ito para may mga good bacteria
na makakatulong para mas maganda yung soil composition niya sa ating plant mga kabugis. Bibilis ang tubo niya dahil sa rice wash na rin o dito sa ating rice washing. Kaya mas maganda o maganda talaga ito na gagamitin para sa ating bougainvillea. Okay? Yan, kulay puti kabugis yung ating yung rice washing na rin. Okay? Lagyan natin kunti ng tubig. Okay, lagay natin dito. Ayan. Mga kabugis, magandang hapon. Ito yung ating kinuna ng mga flower last December 4 at saka pinabloom natin ulit. Okay, medyo naglabasa na yung mga bulaklak na after 10 days. Ang ginamit natin dito, rice washing yung ginamit natin. Yung kinilis ng bigas. Okay, yan ang resulta after 10 days. Hi kabugis, ito na po yung resulta sa ating pag-full bloom ng ating bougainvillea. Nagsimula tayo noong December 4, almost 1 month din, December 29 na ngayon. Kikita nyo na ang ating bulaklak, sobrang ganda. Ang variety nito, meron tayong blueberry eyes at saka may Hawaiian white, pagkatapos Brisa red. Yan, sobrang kapal niya. Makita mo siya talaga, makapal yung bulaklak niya. Sa pag-aalaga natin dito na anong December 4, tinanggal lang natin siya ng bulaklak para i-full bloom natin siya balik. Para makita natin kung ano ba talaga yung resulta ng itong rice wash. Ito yung resulta niya. Kasi yung rice wash, ang kuha niyan, makukuha mo na nutrients ng ating bougainvillea, yung mga kailangan talaga niya kasi may NPK yan siya. Nitrogen, phosphorus at saka potassium. Kaya nandoon yung mga essential na mga minerals na kailangan ng ating bougainvillea. Kaya mamumulaklak talaga siya. Kahit naman sa bahay nyo, gawin nyo yan twice sa a week, pwede. Hindi naman masyadong, kasi ang nandiyan lang siya, hindi naman siya ganun ka dami talaga na nutrients. Pero slight lang siya, pero mas maganda din siya para sa plant natin. Yung rice wash para makapalabas siya na magandang bulaklak na makukuha niya doon yung mga nutrients. Kaya ito yung pong resulta, maganda. Mga kabugis, approved. Pero mga kabugis, huwag niyong kalimutan na kailangan expose talaga yung ating bougainvillea at least 6 hours a day sa sunlight. Kasi love na love talaga ng ating bougainvillea yung sunlight. Yan ang makakatulong talaga din sa kanya para magpalabas siya ng maraming bulaklak mga kabugis. At saka yung composition ng ating lupa kailangan maganda din. Kasi isa din yan sa dahilan para mas makapalabas siya ng mga magaganda o makapal na bulaklak. At ang ating drainage kailangan gumagana talaga siya kasi masisira din natin bougainvillea diyan kahit kumpleto tayo ng fertilizer, pwedeng hindi mamulaklak siya dahil sa drainage mga kabugis. Mga kabugis, dapat niyo talaga sundin yung mga basic na pamamaraan sa pag-aalaga ng bougainvillea para mas gaganda yung bulaklak niyo. Salamat mga kabugis sa inyong suporta. Please follow my Facebook page, Miles Bougainvillea Johnson. Maraming salamat.